Sa mga Ilocano na imbag abigat kinyayo amin. Sa mga Bisaya mayong bantag. Sa mga Bicolano marhay na aga. At sa mga Kapampangan ay maaya paabak. Meron tayong repair isang iPhone 5 SE. Nagmamalfunction daw ang touch nito. Tara, ating subukan. Ayan, nagloloko nga ang touch mga kakumpuni. I-power off natin. Ay, ayaw mag-power off. Tara, ating buksan. Ay, wala na pala itong screws niya haha. Gamitin natin ang suction cup at ang pry tool para mabuksan. Dahan-dahan lang nating iangat ang screen mga kakumpuni para hindi maputol ang home button connector nito. Alisin natin ang home button connector. Isunod natin ang battery connector. Inuuna natin tanggalin ang battery connector bago ang screen connector para maiwasan natin mangyari ito. Tanggalin natin ang screen, touch at camera connector. Ayan, sira na pala itong screen, umaangat na ang back cover. Palitan natin ang buong screen assembly galing sa luma kong iPhone 5S. Parehas lang ang screen ng iPhone SE at ang iPhone 5S mga kakumpuni. Ikabit na natin isa-isa ang mga connector ng screen, battery at home button connector. Ating i-test mga kakumpuni.
Ayan, gumagana na ang touch mga kakumpuni. I-try natin i-power off. Ayan, okay na ang power off slider niya, ibalik na natin. Lagyan natin ng mga screws. Ayan, okay na talaga ito mga kakumpuni. Sana may natutunan kayo kahit malambot ako magsalita niya haha. Ibalik pa natin ang huling screw nito. Ay, tumalon buhay pa, niya haha. Muli, sa mga Ilocano na imbaga bigat kinyayo amin. Sa mga Bisaya mayong bantag. Sa mga Bicolano marhay na aga. At sa mga Kapampangan ay maaya paabak. Kaya like and subscribe, hit mo na rin ang bell para updated ka kapag meron bagong video dito sa TechBoy Baby channel mo. Amwa chuk chuk.